Hello and welcome sa ating munting channel. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ang background ng noong tigasi ng lightweight division na si David Diaz na noong may hawak ng WBC lightweight title. At nang dahil nga dito ay umakyat ulit ng timbang si Manny Pacquiao para i-challenge at pahirapan ito ng gusto at pasukuin. Nanalo nga si Sir Manny dito at napasakamay niya ang ikalimang division na WBC world lightweight title. At first, mayroon po pala akong ginawang Facebook group kung saan doon ko ipopost yung mga 10 mananalo sa aking monthly pag-giveaway. At mga Brad, suportahan at i-follow nyo na rin ako sa aking Facebook page para updated kayo palagi sa aking mga videos at mga pag-giveaways. Ilalagay ko na lang ang link sa ibaba ng description ng video ito. At syempre, alam nyo na, intro muna tayo. What's up? Kumusta mga boxing fanatics? Welcome po ulit sa aking dimensyon, Joey Boy Boxing TV. Hindi nga inakala ni David Diaz na magkakaroon siya ng makakatunggali na isang boksingero na may pambihirang lakas at bilis. He's just too fast. Was that basically the story of the fight? Yeah, he was too fast. Fucker was too fast. But it wasn't so much about it, was just that he was so fucking fast. Fast. Amazingly fast. Fucking amazingly fast. You go in and you risk it. But with a guy like this, Manny, shit, at least I say I fought a good fighter, man. And that's all I want. I want to fight. That's it. And he was cutting me up with a blade. But he was fast. He was faster than what I expected. I could deal with the power, but it's just his speed was more than what I thought it was. And I got tricked by his speed. Taong 2005, matapos ngang pabagsakin at makuha ni Manny Pacquiao ang vacant WBC International Super Featherweight title kontra kay Mexican boxer Hector Velasquez, na depensahan nito ni Manny Pacquiao ng 5 beses sa 4 na Meksikano, kabilang sina Oscar Larios, George Solis, pinabagsak ng 2 beses si Eric Morales, at pinahirapan ng gusto si Marco Antonio Barrera. At pagkatapos naman, agawin ni Manny Pacquiao sa matigas na Mexican boxer na si Juan Manuel Marquez ang WBC World Super Featherweight title. Nagdesisyon si Manny Pacquiao na muling umakyat ng timbang para i-challenge ang WBC lightweight champion na binansagang dangerous o kilabot ng lightweight na si David Diaz. Pero bago pa man mapasakamay ni David Diaz ang vacant WBC World Lightweight title, pinaglabanan muna nila ito ni Eric Morales. At nanalo nga si David Diaz dito via unanimous decision. Si David Diaz din mga Brad ang unang American boxer na nakalaban ni Manny Pacquiao. At mga Brad, hindi lang po ordinaryong boksingero itong si David Diaz. Mayroon itong magandang record sa amateur career. Naging National Golden Gloves Light Welterweight Champion ito mula 1993 hanggang 1996. Member din ito ng 1996 US Olympic Team at marami ding nakaharap na bigating boksingero sa kanyang professional career. Ating balikan ang labang Manny Pacquiao versus David Diaz. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag ka nang mahiyang mag-subscribe dahil malaking tulong na po iyan sa aking munting channel. At nakaaga na talagang gumawa ng mga ganitong videos lalo kung nakikita ko ang inyong suporta. Naging maganda nga ang palitan ng suntok sa simula ng laban, pero talagang halos mahilo na si David Diaz dahil hindi niya alam kung saan ang gagaling ang pinapakawalang suntok ni Sir Manny. Sinalo ng guwapo at makinis na mukha ni David Diaz ang malulutong at nakakayanig na suntok ni Sir Manny. Puro pasanga ang mukha ni David Diaz. Nagkabukol-bukol ito at nagkasugat-sugat. Halika mga brother, samahan niyo akong manood. Yes, sir. Kaya pa sa round 1 ni Diaz eh. Oh, pasok na pasok. Yun oh. Lumalagapak eh no mga Brad. Oh, pasok na pasok mga uppercut. Right between the
Tinamaan si Pacquiao. Grabe. Lakas pa ng kanan dito ni Pacquiao ng mga right hook. Bawian talaga yung dalawa sa umpisa, ano? Grabe. No? Boom! Boom! Good, good. Maganda maglaro si Diaz ng mga Brad, malinis. Hindi siya kagaya ng iba eh. Yun o. Puro kanan. Oh. Ang grabe yung suntok. Tunog na tulog. Oh. Di malaman ni Diaz ang gagawin eh. Ano daw yun? South po ano? Oh, hindi. Wala daw, wala daw. South po Jack Dempsey daw sabi. Grabe yun. Puro ulo. Brakon 5 pa lang dugo. Pacquiao storm daw eh. Such a volume, 3, 4, 5, 6. Grabe nyo. Hindi lang 1-2, 6 combination. Patama po. Grabe. Ito yung panahon na ano eh. Isang suntok, ang balik 6. 5 or 6. Ay nako, bad trip na si Diaz. Grabe. Gulpin-gulpi. Increasingly on the defensive, Diaz has less and less to offer as the 8th round. Manny Pacquiao has made his statement. There isn't much reason beyond a few moments like that for this to keep going forward. Tremendous straight left hand shot, brave enough to compete on any level. Wala na. What eh. Dangerous pala. Grabe. Kalakasan pa ni Pacquiao dito eh. Hindi tumitigil. Kakasuntok eh. Kita nyo yun mga brad, grabe no. Ngayon iba na ang fighting style ni Manny Pacquiao ngayon eh. Nag-iingat na siya kasi may edad na siya eh. Hindi na siya pwede yung ganyan na galawan. Nahirap na. Grabe. Parang nag-basketball lang oh. Wala mo lang bangas yung mukha eh. Grabe yun, no, walking punching bag. At yun lamang po mga brother. Maraming maraming salamat po. Ano pong masasabi nyo sa performance dito ni Manny Pacquiao? Comment down below your opinion mga brother. At huwag nyo pong kakalimutang sumali sa aking ginawang Facebook group. Dahil dun ko po ipopost yung video na para sa free raffle natin. Sampu po lagi ang mananalo dun mga brother. At shout out nga po pala sa mga masusugod kong taga-sagalway. Shoutout kay Prankister Prince Kilantang. Shoutout kay Van James Mangunon. Shoutout kay Rosary Olasiman. Shoutout kay Jimmy Cadizal. Shoutout kay Hawking Soriano. Shoutout kay Jonald Nahin. Shoutout kay Ann General. Shoutout kay Joey Garpesa.
Uy, kisito kayo. Shoutout kay Angelo Delodog. Shoutout kay Rodolph Jan Magbuway. Shoutout kay Douglas Macardorbiado. Shoutout kay Melberto Cuna. Shoutout kay Aljon Ramos. Shoutout kay Mr. JP. Shoutout kay Edwin Leper. At shoutout kay Miss Jen Mau. Maraming salamat po mga brother. Peace.